Meron din pong mga mahahaba ang uso. Meron din pong maiksi. Okay? Tingnan nyo po guys. Kayo na lang po ang magmasid. Hi guys! Good afternoon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng aking mga kababayan na hindi pa po marunong or hindi pa po alam or walang idea kung paano po mag-determine sa native pig na tinatawag, no? So sa video na to guys, ako po ay magbabahagi po sa inyo or mag-share sa inyo ng munting idea or kaalaman or impormasyon kung ano po ang itsura or paano po malaman ang native pig, okay? So sa video na to guys, samahan niyo po ako dahil ako po ay masaya at maluwag po sa aking kalooban na mag-share po sa inyo tungkol sa topic sa video na ito. Okay? Sa mga hindi pa ho nag-subscribe, subscribe ka na po and click the bell ring para ma-notify ka every time po na meron tayong mga new upload. So guys, bago ko makalimutan pala, kung ikaw po ay mahilig manood sa ganitong klaseng video, kung nabuboring ka, free ka pong manood sa ganitong video. Disclaimer lang po, ang bawat salita na aking sasabihin dito sa video na ito ay naaayon lamang sa aking mga naranasan o nakausap na mga tao. Yung owner ng mga native pig ay sa kanila po nanggagaling ang iba kong mga impormasyon. Kaya ito po ay akin lamang ibabahagi sa inyo sa video na to. Okay? So, unang-una sa lahat guys, ako po ay humihingi ng pasensya at pasintabi po sa mga kumakain dyan dahil ganito po ang itsura nila, no? So, number one guys, kilalanin po natin ang bisayang baboy at ano po ba ang itsura ng mistisa or mistisa na baboy. Unang-una guys, ang native pig or bisayang baboy, isa po sa mga palatandaan na mabilis po nating makilala ay ang kanilang tainga. Pansinin po natin guys, no? Focus po muna tayo sa tainga. Ganyan po ang itsura ng tainga, no? Maliit, nakatayo, no? Na parang tainga ng kuwaknit. Okay? Yung kuwaknit ba, no? Sa Bisaya pa. Lahat po ng tainga ating puntignan. Ganyan po ang itsura mga kababayan ko. Okay, sa lahat po ng mga viewers ko dyan, sa mga silent viewers, okay, kung hindi nyo pa alam ang ganitong klaseng itsura ng native pig, ito po sila. Okay? Sa tainga ho muna tayo guys. Tignan natin. Ganyan. Ganyan po ang itsura ng kanilang tainga. Okay? Number 2. Ang kanilang balikat. Manipis po ang kanilang balikat. No? Tingnan po natin. Ayan. Ganyan po ang kanilang itsura sa kanilang balikat. Number 3, ang kanilang likuran. Pansinin po natin. Ganyan po ang itsura ng kanilang likuran. Hindi po siya malapad, no? Unlike po sa mga drasang baboy na malalapad kung mag-abot na ng 3 months ang mga drasang baboy. Sumunod guys, ang kanilang puwitan. Tignan nyo po ang itsura, no? Ng kanilang puwitan. Ganyan po. Sumunod guys ay ang kanilang tiyan. Tignan po natin guys ang kanilang tiyan. No, maliliit lang, no, manipis. Okay? Ayan, bitay talaga guys, oh. Tay, buntis ba to? Hindi. Ah, bukot buntis. Hindi daw busong, hindi daw buntis. So, ganyan guys, no. Tignan po natin, ha. Dik, 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 dik. Ganyan po guys, no. Ganyan po ang kanilang tiyan. Maliit na parang bitay, no. Okay, sumunod ang kanilang paa. Oh, maliliit lang po lamang ang kanilang paa. Pero guys, matibay po yan sa takbuhan. Kapag ang native pig guys ay wala sa kulungan nila, pag nandito sa open area, tapos halimbawa gusto mong hulihin, ang mga bisayang baboy guys ay mahihirapan kang hulihin sila or duckpin. Kasi nga, unang-una, ang pagkakaiba po sa kanila doon sa mga drasang baboy ay mabilis po itong tumakbo. Sa totoo lang guys, maniwala kayo sa akin, mabilis po silang tumakbo, no? Maliksi po silang kumilos. Ayan. So may mga native pig din guys na talagang kadalasan sa kanila ay takot sa mga tao. Hindi sila maamo. Madalang po nangyayari sa mga native pig na sanay sa tao. Tingnan nyo po guys ha. Pakikita ko po sa inyo. Dik, 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 dik. Ayan. So takot sila guys. So tingnan nyo po. Dik, 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 dik. Dik, dik. Minsan guys ay gapanghangkab. Gapangagat ba? Dik, 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 dik. Ayan, takot sila oh. No? So sumunod guys, ang kanilang balahibo, tingnan nyo po. Ang balahibo ay ganyan po
tumatayo sa may liigan, sa may taas. Okay? Tapos yung kanilang mata naman, ganyan, nakakatakot, parang sapat, no? Do sapat ay. Do sapat. Ayan. Ganyan-ganyan guys ang ano. So, ingat na guys, no? Amusin na ang itsura sa mga native pig. Nakakatakot ang kanilang mata, no? Ayan, ganyan po. So, ang kanilang paahan, ganyan, no? Talagang maninipis. Ayan. Ang kulay naman guys sa native pig ay merong itim. Like this one. Yan, mga gagmay lang sila guys, no? Maliliit lamang sila. Okay? Okay, lipat po tayo sa mestiza or mestizo. Kapag ang baboy guys na bisaya, yung kanyang similya ay hinaluan po ng similya sa mga drasa na baboy. Ang tawag po dyan dito sa aming lugar ay mestizang baboy. Kung babae. Kung lalaki naman na baboy ay mestizo. No? Mixed breed po siya. Native pig, mixed breed ng mga large white, landrace, durok, berkshire, kung ano pa man. May mga ganun po kasing tao guys na talagang naghahalo sila or nagmimix po sila ng similya sa kanilang baboy at dito nila hinahalo sa mga similya ng native pig. Sunod, ang kanilang size ay talagang maliit lamang. So, hindi lamang guys itim lahat ang kulay ng mga bisayang baboy. Meron din pong puti, tingnan nyo po. May kambang din. Ito may lahi to eh. No? Meron din pong brown. Kaso walang brown dito, nabinta na yata nila last day. Okay? So kadalasan po ang kalabanan sa kanilang size ay halos ganyan. No? Although may mga bisayang baboy na mga nayon, mga inahin, mas lalong bitay po ang tiyan. Ayan. Pero yung mga baboy ko guys, hindi po yung mga native pig ha. American durok daw po ang lahi nun eh. Yun po ang sabi sa akin, sa owner ng binilhan ko. Okay, lipat po tayo sa mestizo. Okay? Ito guys, parang lalaking na baboy ito eh. Tignan po natin. Okay, lalaki nga. Ayan guys, tingnan nyo po. Malapad siya na parang may kahalin tulad sa drasa na baboy, no? Ito guys. Di-click. O, ito. Tapos, isa po sa mga palatandaan sa mga mestizong baboy ay medyo may pagkamaamo sila compare po sa mga native pig. Dik-dik-dik. Dik-dik-dik-dik. Ayan, no? Maamo siya guys, oh. Yan. Dik-dik-dik. Parang gusto niyang hinihipo-hipo siya. Kinikiliti. Shout out kay Kulisaw Vlog watching from Karkar City, Cebu. Shout out kani mo, boss. Nick Sarop from Davao City. Shout out po kani mo, boss. Kaagring Pinoy. Shout out po. Yung edad nito guys sa mga native pig na ito, sa palagay ko guys ha, ito guys ay umabot na po ito ng mga 3 buwan mahigit or mga malapit na 4 months. Dito ganun din, no? Ayan. So 3 months old mahigit na po ito. Iba nga, malapit na 4 months dito eh. Okay? So sa kabila, dito mga 3 months pa lang to siguro since birth. 3 months mahigit. Ito naman, ito, medyo gurang na ito. Umabot ito ng mga kulang-kulang 5 months. Okay? So, tungkol po sa kanilang size guys ay malayo po ang pagkakaiba compare po sa mga drasa na baboy. Kasi guys, ang native pig ay mabagal po lumaki dahil po sa unang rason, sa kanilang lahi. Okay? Talagang maliliit po sila. Pangalawang rason ay sa kanilang pagkain. Okay, mga damog or mga sobra-sobrang pagkain natin ay pwede pong ibigay sa kanila yung mga gulay, prutas, pwede naman eh. Ang native pig guys ay talagang pwedeng haluan ng feeds ang kanilang pagkain. Mas mabilis po silang lumaki kapag may halong feeds ang kanilang pagkain, no? Meron din pong mga mahahaba ang uso. Meron din pong maiksi. Okay? Tingnan niyo po guys. Kayo na lang po ang magmasid. Ayan. Okay? Ayan. Ito guys, mahaba ang kanyang uso. Yan, medyo gurang na yan guys. Okay? So, ganun lamang guys. Sana po nagustuhan nyo ang simpleng video ko na ito. Okay? So, sa mga hindi pa po nagsubscribe, subscribe ka na po and click the bell ring para po manotify ka sa mga new upload natin. So, ako po ay labis at lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga viewers dyan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, no? Sa pagtangkilik sa aking mga simple videos sa aking channel. God bless po sa ating lahat.